Mainit ang naging sagutan ng vloggers na sina Zainab Harake at Wilbert Tolentino sa social media kagabi. Pati ilang vloggers at artista na damay pa sa kanilang away. Pero ano nga ba ang nangyari? Narito ang report. Maraming napuyat na netizen sa sunod-sunod na patutsadahan ng mga vlogger kagabi. Uminit ang mga eksena sa social media nang mag-post ng video ang talent manager at vlogger na si Wilbert Tolentino na pinamagatang ang revelasyon. Dito, idinawit niya ang vlogger na si Zainab Harake sa umano'y issue ng pera at attitude problem. Nililinis niya rin daw ang pangalan sa tingin niya'y mga patama sa kanya ni Zainab. Nakita naman ninyo ang post ng aking mentor, si Ma'am Zainab. Ang daming mga audience, fans, sebis, mga ka-freshness, mga nagmamalasakit, nagsisend sa akin screenshot. At maraming nagtatag Wilbert user. Masakit para sa akin yung pinost mo at pinabayaan mo na ifiesta ang pangalan namin. Sumama rin daw ang loob niya dahil siya pa raw ang nag-sponsor sa vlog intro ni Zainab. Pero mas lalong ginanahan ang mga Marites online nang magpakita ng resibo o screenshot shots ng conversation si Wilbert. Dito, makikita na may mga hindi magandang nasabi si Zainab sa mga kapwa niya vlogger at ilang artista. Nadamay nga rito ang mga social media personality na sina Donalyn Bartolome, Wamos Cruz, Jelay Andres, Ivana Alawi at Tony Fowler. Kahit ang ilang artistang vlogger na sina Alex Gonzaga, Sanya Lopez at Robbie Domingo. Bagay na agad nilinaw ni Zainab sa sariling live video. Maraming taong nadamay, maraming kasinungalingan, dapat malinaw. Bago pa man humarap sa publiko ay humingi na raw si Zainab ng paumanhin sa mga nadamay. Hamon niya rin kay Wilbert, bakit nakakrapang konvo? Mas mainam daw na ipakita ito ng buo para alam din ng publiko ang konteksto. Mas malaki rin daw ang ginastos niya sa sinasabing sponsored intro video ni Wilbert. Sa pagtatapos ng kanyang live, binanggit pa ni Zainab ang kanyang ex na si Daryl na mas kilala bilang Skastakli. Alam raw kasi niya na lahat ng ito ay pakanalan ng kanyang ex. To the rescue naman ang isa sa mga kaibigan ni Zainab na si Christian Albert Gaza o mas kilala bilang Sian Gaza. Isiniwalat rin ni Sian ang umano'y illegal na negosyo ni Wilbert. This guy na nagbabranding, you know, as businessman, at nagbabayad ng laking pera sa mga influencers, this guy is a head, a mastermind, a leader of a credit card fraud and online scam syndicate. Pero kahit kaibigan pa niya si Zainab, sinabi rin ni Gaza na may pagkakamali rin daw ito. Pero hindi para huli para itama ang lahat. Sa ngayon, wala pang sagot si Wilbert sa mga alegasyon naman ni Sian. Mobile Journal Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita.